Ibas nyo lang yung dilay. Malaki. Maganda dito sa huhulog lang din. Pagpasok ng screw, yung aki ng martilyo. Hello guys! Good morning! Ito, nabudulan naman ako ng asawa ko. Bumili na naman siya sa Shopee. Kaya today, mag-set up tayo ng 4-tier cabinet. Ano siya, no? Gawa siya sa MDF or medium density fiberboard. Hindi siya solid na kapal. Kaya medyo affordable naman siya. Magkano nga to? 1,900 ata. 1,900 ata. Wala lang. May lahat ng mga parts niya. May konting damage. Ayun. Hardcore yung kanyang underneath. So, hindi siya pang heavy duty. For you to set this up easier, ilabas yung lahat ng pieces ng MDF or wood-like particle. And then, pag samasamahin niyo pare-pareho, para madali nyo na lang silang makuha. Ngayon, yung hawak ko, is ito yung siding ng drawer. So, ito, kung titignan nyo mabuti, meron two holes dito. It means na ito yung harapan. Well, hindi harapan. Siding siya. Tapos dito yung harapan na mukha. Yung mukha dito kakabit. Okay? Tingnan nyo yung loob, yung kapilang side. Merong kanal. Dito naman i-fix yung cardboard mamaya. So, mangyayari kasi dyan. This one is on the right side. And the other one is sa left side. Yung likod, meron din siyang kanal. So, madali na lang siyang ma-determine. Okay? And then, ito yung harapan. Yung mas malaki. At meron din siyang kanal. Okay? Nakailanganin natin dito ay 1/4 ng kilong baboy. Joke lang. Ayan, so, tingnan natin yung mga klase ng screw na gagamitin natin. Meron tayong wood screw. Ayan. Para lang yan. Kapag ganito yung butas, ganyan yung butas. Wood screw lang yan. Kapag ka naman, yung ito ang butas, ang gagamitin niya dyan ay, ayan. Tapos ang gilid niya ganyan. So, make sure na yung opening na to, ayan. Pag nilagay niyo dito, dito nakatapat yung opening. Parang ganyan. And shoot. Shoot nyo lang. Huwag nyo ipipihit. Kasi magkakamali kayo. Para dito yan eh. Yan. So ito, screw nyo dito. So kailangan nyo ng apat na ganyan. Actually, lima pala. Lima. May isa pang part ito. Nakalimutan ko. Ito yung makitid. Para naman siya dito. Mamaya. Ito yung parang biga. Ano niya, yung brace niya sa ilalim para hindi lulundo yung cardboard. Mabilisan na. Actually, meron naman Phillips screw. At pinapahirapan ko yung sarili. Siyempre, yung kanal dito, tsaka dito, pagtatapatin niya yan. Okay, ayan. Ito niya, ha? Shoot! Oo, diba? Tapos, tsaka niya ipipihit to. So, ayan. Oh, fix na siya. Yung brace, lalagyan niya rin siya nito. Screw locker. Kung ano man siya. Tapos, lagyan natin ng cardboard. So, syempre yung harap, yung ano, yung babaw niya. Gusto ko, gusto mo ilagay ito. Pwede rin. Bahala ka. So, shoot nyo sa kanal. Yung kanal nito, ah, hindi kanal sa labas. Para dito, magamit tayo ng wood screw. May visitor. Ah!
Kung ayaw maglapat, guys, ibas nyo lang yung dila. Tapos, yan, lapat na. Kung kaya nyo, mas maganda, ibabaon nyo yung screw para hindi siya sumasapit kung saan-saan. Kaya yung butas niya, sakto yan sa ulo ng screw. Yan, sasalatin nyo, ah, kasi sa kapilang side, meron din yung butas. Kailangan dun nyo siya may screw. Kasi pag hindi, gagawa siya ng panagawa ni bagong butas. Madudurog na yung ano nyo, board nyo. Sayang lang. Tsaka hindi maganda magiging kapit ng screw. Ito medyo tricky, guys, ha? Kasi mayroon pa natin yung butas. Pasok na pala. So, ganun na yung gagawin sa app, sa iba pa, di ba? Yes. So, ganun lang, guys. Ulit lang. Dahil sa iba pa tulad niyan. Nakadalawa na ako. So, dalawa pa. Ngayon na yung apat ng drawers. Ito na ngayon yung pinaka-body ng cabinet or ng drawers. Meron lang naman yung tatlong malaki. Yung dalawa dyan, yung puro holes, yan yung side na punti. And then, ito yung apat lang ang hole. Ito yung ibabaw niya. And then, merong mga braces tulad nito na natitika. Apat na malapad at saka tatlong makipit. Makikita niyo sa loob, may mga maliliit na butas na mas maliit pa. Dapat yan yung nasa loob. Kasi sa labas, wala. Yan. Ibig sabihin, ito yung pagkakapitan ng mga rollers. Mamaya. Konti na lang, guys. So, medyo may konti akong mali. Tingnan nyo, akala ko yung malaking bill, yung mas malapad na bill ang nasa harap, dapat pala yung mas maliit. So, yung tatlong maliit dito sa harap, 1, 2, and 3. Sa pinakababa, para siyang kickboard, siya yung malapad. Then, yung matitira pang apat, yung matitira pang malapad, doon naman sa likod, raise sa likod. Okay? Tapos ko na yung harapan yan. Lahat yan puro maliliit. Yung baba lang yung malaki. Eh, malapad. And then tutuloy ko sa likod. Malaki, malaki, at malaki. Pag-anon. Yan. Installing yung sa likod na part. Final na. So, ito na yung pinakababa sa likod. You may wonder why ganito is ganun talaga. Bakit nga? Guri na lang eh. Hi guys! Good morning! Nag-bihis lang ako, natulog konti. Tapos tuloy na natin yung ano. So, natapos ko na yung paglalagay ng mga braces. And then up next is paglalagay ng drawers. Pero bago natin ilagay yung drawers, syempre ilagay na muna natin yung mga rollers. For me, mas madali siya ikabit kung ikakapit ko muna siya dito sa base ng drawers. So, again, meron ng mga holes, provision. Ibig sabihin, dito kayo maglalagay ng screw. Hindi na kayo malilito na magtatansya-tansya pa. Yun ang maganda dito sa product natin. So, okay. Nagamit tayo na screw na ganito ang size. Yung side, ang nai-fix niya sa base is dapat itong mas malapad para pagka kasi pagka mag-restate ka ng drawer, ito yung ito lang yung nakikita. Nasa loob kasi nito yung mga ball bearings. So, dapat nakatango. Kaya ito dapat yung nasa piece. Usapang rollers. Ganito. So, meron yung makikita kayo sa likod. Yung parang kawitan or lever. Babaan nyo lang. So, kitin nyo. Yan. And then, slowly, pwede nyo na siyang tanggalin. So, madali nang ikabit. Ito sa door. Ito sa body ng cabinet. Okay? Tandaan nyo lang, ha? Mga pares. Para hindi na mamali. So, there it is. Nakabit ko na lahat ng rollers dito sa base or sa body ng cabinet or ng drawer. Then, ito, doon naman ikakabit doon sa mga drawers itself. Screw natin siya, then mamaya asal pa. Make sure that you are fixing the right side. Ito dapat yung papasok, hindi ito. Kasi ito yung may stopper. Yun yung ano nyo ha. Stopper dapat ito yung nasa harapan. Itong opening sa likod kasi ito yung may lever. Okay? So this is how you fix the other side. Make sure lang tandaan niyo yung ginawa niyo dun sa
other pair no roller. Kung sinagad nyo siya dito, dapat dito sagad din sa kabilang dulo. Otherwise, dapat ganyan. Okay? Kasi kung hindi, makamamblema kayo sa pagsa. Then fix the other screw kung sa isa pang provision hole. Ayan. Kapasok na natin siya. So, point nyo lang ito doon sa roller. Align nyo lang. Ayan. Ayan, shoot. Sa kapila. Iyata shoot sa kapila. And there you have it. Tapos na siya. Ay, hindi pa pala. Ibabaw tsaka likod pa pala. At least yung drawers, tapos na. For the top part, the same na basta yun. Nalagay sa hole. Again, dapat yung butas ang nasa iba, ano ha, nasa katapat ng kapilang butas. Napapasukan ng tornilyo. Yan. So, again, make sure na ilock nyo. Hihit lang. All sides, ha? Four sides, ha? Dito. For the final step, itong cardboard. Two remaining cardboards, i-fix naman sa likod ng rubbers. This is to cover the back part. You will fix this using this half inches na nails, okay? And syempre, gumamit kayo ng martilyo. Dali lang, di ba? Finish na! Kain na tayo! So, don't forget to like and subscribe kung gusto nyo pang makahanap ng mga mahirap buuin at walang mga user manual or manual na binibili sa kung saan, sa Lazada or Shopee or kung saan ka sa ibang bansa. Ako lang makakabuo na. Joke na! Sige. See you and hindi ko alam na tayong subscribe ha. Sayang.